Magandang gabi po, mga kapatid kay Kristo. Masaya namin kayong tinatanggap sa banal na misa. Kaisa ng ating parokya, inaanyayahan namin kayo na makiisa sa pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Sila ay Peña Francia Family, Joanna Akma, Abelia Family, Arganda Family, Maxumbol Family, Mirabueno Family, Borja Family, Garnace Family, Alcancia Family, Villamater Family, Leti Iranjo, Viado Family, Atienza Family, Gonzalez and Vitus Family, Mortel Family, and Buenafe Family. Tumayo po ang lahat at mag-isa sa pagdiriwang ng banal na misa. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, pagisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sigawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ang ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas ng dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyong banal na pagitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyo mabuti at sundin ang tuntunin itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga tuntunin ito upang sundin mabuti. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa inyong karunungan at lawak ng pag-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilan sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkakunawa.
Sinong Diyos ang ibang bansa ang handang tumulong? Anumang oras iban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntunin kasing inam ng mga tuntunin ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyo kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sayon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na magluluwag. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong buti. Kay Jacob niya'y ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunin mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Patuloy sa iyo, Panginoon. Noong pa lang yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Na parito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalikliitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalikliitang bahagi nito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. So bahagi po ng ating programa ngayong panahon ng Kwaresma. Ano ang ating street masses. Kasama nito yung ating pong alay kapwa. So tayo ay nagdarasal at ialay natin ito sa kapwa at maghahandog din tayo para sa ating kapwa, yung mga higit na nangailangan. Ito yung inialay natin para sa kanilang katatayuan para po sa fans ng alay kapwa. Dito po natin ibinibigay kapag may mga nangailangan sa national level. So, ipinapadala po natin ito sa national level, sa CBCP. So, bahagi ng pagtutugon na makita po natin na
ang ating mga pag-aalay ng sarili, ano, ay isang pagtulad katulad ng paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili para makatulong tayo sa mga kapwa natin na higit na nangailangan. Hindi lang po sa panalangin, bahagi rin po ito sa material na katatayuan. Yan po yung inilalagay natin sa ating mga sobre. So, dalawa bale, panalangin at ang ating pagkasakripisyo na siyang magtutulong sa kapwa nating higit na nangailangan. At bahagi yun ng panyayan na ibinabahagi sa atin ngayon ay ang panyayan na ibinigay ni Jesus. Hindi ako na parito pang ipagpawalang bisa ang mga batas. Kasi kuminsan sa tingin natin, baka sa tingin ng tao na dahil may mga tanong sa Jesus sa mga ginagawa ng mga Hudyo, baka magkaroon ng kaisipan na binabago ba ni Jesus ang batas. Sabi ni Jesus ay, hindi ako ron na parito upang ipagpawalang bisa ang mga batas, ngunit upang ito ay bigyan ng kaganapan. So, makita po natin na alin, kasi mula po doon sa 10 utos ng Diyos, ay gumawa pa ang mga Israelita ng maraming mga batas. Na kuntusin po ay hindi na at maaring wala ng kaugnayan doon sa batas na kung tawagin natin ay pinagbabasihan natin ay yung 10 utos ng Diyos. Yung pong 10 utos ng Diyos, kung makikita po natin, yan din po ay natural law. Yan din po yung pinagbabasihan ng pagtugon sa panawagan, sa usapin ng mga pamantayan ng iba't ibang lahi at iba't ibang pananampalataya. Diyan din po umiikot kahit na po yung ating code of kalantyaw, no? Ay kung mapansin po natin how authentic it may be, no? Ay bahagi rin po ng isang halos nilalaman ng 10 utos ng Diyos, no? Dito nakabase, no? Huwag mo nating kalimutan na ito yung ninanais din natin, no? Na nawa, no? Yung mga batas na ating pinahahawakan bilang mga mananampalataya ay sumang-ayon sa tinatawag po nating batas, no? Ng Diyos, o kung tawagin nga po ay natural law, no? Sa atin ay, kung tawagin po natin ay ito ay moral law, no? Yung pong batas na ginagawa ng mga senado at ng kongreso, ano, yan po ay ibig sabihin batas, ano, ng bayan, ano. At naisip po na sana natin na itong mga batas na ito ay sumang-ayon din sa pamantayan ng pinaniwalaan natin tungkol sa ating pananampalataya, ano. Kaya nga, ito yung panyaya. Kaya anong sabi ni Jesus, ano? Katulad na limbawa, para maintindihan ano natin, yung paghuhugas ng mga kamay. Hindi naman sinabi ni Jesus na hindi masama, no? Ang maghugas ng kamay. No? Pero huwag natin kalimutan, yun yung panyaya ng Poong May Kapal na hindi yung batas ng Diyos. No? Batas yung para maging maayos yung pag-ilis mo. Hindi na hulugan na kapag naghugas ka ng kamay, malinis na yung pagkatao mo. Magkaiba yung paghuhugas ng kamay at magkaiba yung paglilinis ng iyong kaluluwa na kinakailangan na maging sangay. Kaya muli ang babasihan natin ni Ellen yung 10 utos ng Diyos. Doon natin higit na makinig. Kaya tulad halimbawa, siguro sabihin iba eh, Father, bakit baga ang simbahang Katoliko ay ayaw ng death penalty? Saan ang basihan natin? Ah, di 10 utos ng Diyos. Saan utos ng Diyos yun? No? Yung utos na huwag kang papatay. No? Andun yung pinakabasihan natin. Always refer to the Ten Commandments. Kaya po siguro kanina, sabi ko nga medyo hindi ko napansin na yung aking telepono ay nawawala, no?
Ang tagal kasi nung nangumpisal eh, no? Medyo mahaba yung kinumpisal, no? Medyo masalimuot, no? Masalimuot. Pero sabi nga, ang lalabasan din naman ni Alen, ay babasihan natin yung utos, no? Yung utos ng Diyos. Kasi yung utos ng Diyos ay yan ang pamantayan na pinangahawakan natin. Na yan ay ginawa para tayo tulungan. Hindi lamang yung ay gusto lamang ng isang tao o gusto lamang ng dalawang tao, no? O gusto lamang ng isang grupo ng tao, no? Well, yun ay kung tawagin natin human laws, no? Pwede yun, pero mas maganda kung itong mga batas na ito ay mga batas na nakailalim sa tinatawag po nating natural law o kung tawagin po natin sa atin ay moral law. Ano yun? Yung sampung utos ng Diyos. Yung sampung utos ng Diyos, kapag kausap niyo yung mga lawyers, ang term na gamit nila yun, hindi moral law. Ang tawag nila ay natural law. No? Kaya kapag narinig ninyo yung natural law, tumutukoy yan doon sa sampung utos ng Diyos. No? Kapag ang kausap mo ay civil o legal laws, yun ang ibig sabihin ng natural law. Yung Ten Commandments. No? Sa atin, moral law. No? Yun ang higit na kung saan ay maging bahagi. At sana po, yung lahat ng batas ay sumasang-ayon doon sa natural law. Bagamat po, yung human laws, sabi nga natin, pwede tayong gumawa ng batas. Katulad po na nakikita natin, pwedeng gumawa ang bawat bayan. Mayroon yung mga kongreso, no? The lower and the upper house. Sila yung mambabatas, kaya ang tawag sa kanila yung mambabatas. No? Lawmakers, no? Yan ang trabaho nila eh. No? Pero sana nga, yung mga batas na yan, ay sana yung sumang-ayon doon sa batas na ipinapahayag ng Poong May Kapal. Hindi sumasalungat. Ano? Hindi sumasalungat. So, nung nakita na ng mga tao na akala ni Jesus, na akala nila si Jesus ay binabago yung mga batas kasi may mga pinupuna siya tungkol sa batas. Anong sabi niya? Kasi itong mga batas na ito ay hindi tumutugon sa batas na ipinamanhik sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Nanawa ay makita natin na alin? Mainly ay para umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan at pagtulungan tayo na gumawa ng kabutihan. Kaya pinapaalala niya, kaya yung mga ilang mga pamantay na nakita po natin sa ipinamanhik ng ating Panginoong Jesucristo ay bahagi yun. Kaya lang kumisan yung iba, Ellen, na-confuse sila. Akala nila ay gumagawa, ay ayaw na Jesus ng mga batas. Hindi. Kung tawagin natin ay nire-reconstruct niya kung aling mga batas na ito ang dapat na bigyan ng pansin bilang bahagi ng ating pananampalataya. Sabagat kuminsan, hindi natin namamalayan, may mga batas tayong ginagawa. No? May mga batas tayong ginagawa. Hindi lamang sa Kongreso. No? Yung batas kuminsan sa loob ng bahay. No? Yung batas ng mag-anak. No? Ay kuminsan ay titingnan natin kung ito baga ay sumasang-ayon sa panyaya na ipinapahayag ng Poong May Kapal. Kaya, tunaw natin, ano? Kaya, babalik-balikan natin yung sampung utos ng Diyos. Ano? Kasi, yan ay bahagi na kumikilala sa pagtugon sa panyaya na ipinapahayag ng Poong May Kapal upang gabayan ang tao. Ano? Well, kapag sabi nga natin, Commission, kapag sa civil law, ano? Yung pinagbabasihan ng komisyon ay yung 4 to 10. No? Kasi yung 1 to 3 ay more on religious side, no? Ng mga naniniwala sa Diyos. No? Pero bahagi yun na kung saan ay yun yung tingnan natin, no? Na itong mga batas na ito. Kaya nga, yung pamantayan na ipinapahayag sa atin, Ellen, sundin natin yung mga batas na yun kasi yan ay magsasaayos sa sitwasyon
na kinabibilangan natin bilang mga tao, no, at bilang mga mananampalatayang Kristiyano. It will put us in order. No? Makita natin na hindi tayong magkakaroon ng kaguluhan. Kasi kung kanya-kanya tayong batas, ano mangyari? Anarchy. No? Ano lang mangyari doon? Ay di kung sino lamang yung malakas. No? At kung sino lamang ang sikat. No? Yun ang mamamayani. No? Kung tawagin natin ay kanya-kanya na lamang. No? Hindi. Bahagi ng pagkilos na kung saan sa anumang lipunan ang ginagalawan, kinakailangan, sabi nga natin, ay babasok tayo sa tinatawag po nating rule of law. No? Kasi sa oras na tayo ay lumabas sa rule of law, no? Anong mangyari? Ay di, mawawala ang order. No? Mawawala ang order. At kapag nawala ang order, ay hindi natin malaman ngayon kung kanino tayo tatakbo. Kasi walang order eh. Kahit na kuminsan, yung nagpapatapad ng law of order, yung, kung tawagin po natin ay yung martials of the law, kapag hindi yung naging maayos kanila, ay hindi rin maisa sa katuparan yung nabanggit na pagkilos na ipinamamanig ko sa atin ng buong may kapan. So ito yung ipanalangin natin sa harapan ng buong may kapan. At sabi nga ho natin, patuloy nating ipanalangin na ang batas, may isa pa tayong pag-asa, yung Senado. No? Kasi yan yung pamantayan ng lipunan ng ginagalawan natin, Kongreso at Senado. So may isa pa tayong pag-asa na huwag mailagay sa batas ang death penalty. No? We are hoping. Kasi yun ang ating paanyaya. So, pinagbabasihan pa rin natin yung role of law. So tayo naman, well, susunod din tayo. No? Kung ano yung batas. Pero we are still hoping na sana huwag ito ang mangyari. So bakit ay hindi ito, ito yung isang magiging isang batas na hindi maging sang-ayon sa batas na itinakda ng Diyos. Kaya tayo ay nagsusumikap na ito ay huwag maibalik sa libunan na ating ginagalawan. Maging bahagi. Ano, makita rin natin ang isang mas maliwanag na pagtugon, ano? Na kinakailangan din natin na pagtulong-tulungan. No? Alin yun? Yung higit na kung saan ay sabi nga natin, yung pagmamahal. Kasi kay kumisan yung sabi ng iba na kapag yung hindi pagpatay, ibig sabihin yan ay binabaliwala na ba natin yung karapatan ng mga nabiktima? Hindi. No? Bahagi pa rin yun na ikaw ay magbibigay ng kaparusahan. Bibigyan ng kaparusahan ang sino mang nagkasala. No? Kaya nga po tayo, maliwanag sa atin, meron ano, may purgatorio tayo. No? May purgatorio tayo. Hindi ka makakaligtas kapag may ginawa kang kasalanan. Kahit na kayo manampalataya sa Diyos. Yung pong mga Protestante, no? Kaya kumisan o kasi, Katoliko tayo, pero ang kasipan natin kumisan, Protestante, anong kasipan ng Protestante? Sa Protestante, walang purgatorio. No? Ano sa kanila? Basta sumampalataya ka sa Diyos, hindi ka nadadaan sa purgatorio. No? So, ibig sabihin, kung ikaw ay may ginawang kalokohan, sabihin lang sa iyo, nanampalataya ka na sa Diyos, hindi ka nadadaan sa purgatorio. No? Ligtas ka na. No? Kasi bakit? Nanalig ka na sa Diyos. Eh, sabi nga ho natin, ikaw na masasabi mo na ikaw ay kasama ang Diyos, maati mo ba sa sarili mo? No? Maati mo ba sa sarili mo na mayroong kang inapakan, mayroong kang utang na hindi nabayaran nung ikaw ay nabubuhay, ikaw ngayon ay kasama ng Diyos, tapos sinayaan mo na yung utang mo na hindi nabayaran, na sana ay naipa-ospital nung pinag-utangan mo doon sa kanyang
sa kanyang asawa, o kundi kaya sa kanyang sarili, no? Hindi niya ngayon may pa-hospital yung kanyang, kasi bakit? Hindi ka nagbayad. Eh, yung kanyang may sakit na asawa o anak, no? Eh, alin, naghihirap ngayon sa banig ng karamdaman. Bakit? Kasi ikaw na hindi nagbayad. Maatim mo ba yan? Na ikaw ay kasama ng Diyos? Na hindi mo pinagbabayaran yon, ano? So, sa atin, maliwanag po yun. Alin? Ah, sa sinong mga nagkasala, nananampalataya ka man sa Diyos, kahit nananampalataya ka sa Diyos, pagbabayaran mo yon. Saan? Kahit na kinamatay, sa purgatorio. Sa purgatorio. Kaya, bahagi yun. Hindi natin inaalis ang batas. Ano? At yung kapag sinabi natin yan ay batas, may kaakibat na kaparusahan yan sa sanumang uri ng pagsuway. At yan ay dun pumapasok kung bakit tayo mayroong purgatorio. Kapag inalis mo ang purgatorio, sabihin nilang pala eh, manampalataya ka lang kay Jesus, ay hindi mo na paparos, hindi ka na paparusahan ng Diyos. No? Eh parang, kahit na pala sa langit, may palakasan pala. No? Ay walang katarungan doon. No? Kaya ano sabi ni Jesus? Ito yung batas. Hindi ako naparito upang pagpawalang bisa ang batas. Ibig sabihin, hindi, pag sinayang yung pagkawalang bisa, wala nang batas. No? Kaya po, mali po sa kaisipan ng iba na baka akala nila, inalis na Diyos, ng Diyos ang batas. Kapag sinabi niya na, oh, kung talagang mayroong batas, mayroong batas. And kahit may batas, kapag sinabi natin kung may batas ngayon, then there will always be reward and punishment. No? Kaya, saan ang punishment niyan? Hindi ba rin sabihin na bahala na ang Diyos? No? Hindi ba pwede? Say, bakit? May batas yan eh. Maliwanag ang sinabi ni Jesus, hindi ako naparito upang ipagpawalang bisa ang batas. Naparito ako upang bigyan ito ng kaganapan. Dalangin po natin sa harapan ng Panginoon, lalong-lalo na po, no? Ang ating mga senador. At nawa po may bahagi rin po natin, no? Sa ating bayan na nawa ay tunay na maipahayag, no? Sapagkat kapag hindi ho na isa sa katuparan ng batas, tayo. Tayo po ang mahirapan. Tayo ang magugulo. No? Gawin natin ang batas. Hindi sapagkat wala mga batas. Bakit? Kasi alam natin, kapag ginawa natin yung batas, ilalagay tayo sa lugar. Iaayos niya ng buhay natin. No? Kaya po kamisan yung iba magulo ang buhay. Bakit? Eh wala ka nang ginawa kundi umilag ng umilag sa batas. Kasi bakit? Marami kang ginawang katiwalian. Kaya wala ka nang ginawa kundi ang umilag ng umilag sa batas. Sa pag-aakalang makakatakas ka sa batas. Hindi. Maaaring dito sa daigdig na ito, makakatakas ka. Pero hindi. The very fact na ikaw ay lumalayo, nagtatago sa batas, ay bahagi na ng kaparusahan mo yun. At ano pa? Eh di, lalo na doon sa harapan ng Poong Mikapal. No? Sa panahon na itinakda niya sa buhay pagkatapos ng buhay na ito sa daigdig. So, at lalong-lalo higit sa latelin, ano yung batas na huwag nawa nating gawin, ano, huwag nating suwayin? Alin yun? Nang lahat ng batas na ito, ano, pumapailalim sa isang dakilang batas. Ano yung dakilang batas na yun? Ang batas ng pag-ibig. Ang batas ng pag-ibig. Sana po gawin natin ang batas na ito nang may pagmamahal. Nang may pagmamahal. At yan po yung dahilan kung bakit meron ng batas. Gawa ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Kasi ayaw ng Diyos na mahirapan ang tao. Sabagkat sa oras na nagsumira ka sa batas, sisirain mo ang sarili mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon sa paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Dumika, tanggapin mo ang mga panalangin na taalay ng iyong sambayanan. At kami pagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa pagkahain na iyong ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan ay marapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay tinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiyawi ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na mapapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalagatian mo. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sana.
ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos sa hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sikapag kapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, inialin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kabatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Martin, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upang masunod natin ang utos ng Diyos, ang utos ng pag-ibig. Sambahin ang pangalan mo.
namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na laging sumayin. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng